Hindi nila kasi ipinasa nila sa akin. Si Pete Galiag, bago namatay, sabi sa akin, Romy, I can see in you. Yan. My sir. Yan lang. Eh, kung gusto niyong sumagot sa akin, ano, bukas itong kay DJ, pwede ka rin pumunta rito, ma-interview rin naman kayo. Para sa pantay na pamamahayag ko. Diba? Yes, of course. Diba? Oo. Yun, sagot ko siya, ibuka mo, Be, ibuka mo at blank. Yun, be, ibuka mo. Be, ibuka mo at ipapasok ko sa sentido ko muna ninyo na kayo ay maling-mali. Lahat, pag sinabi action star na lahat, na kasama natin si Ipe, Pedro Salvador, di ba? Tapos Edo Malisano, hanggang sa pinakamatanda na action star, si Eddie Garcia, na sa Malangit na One Rec. Ano? Lahat, pag sinabing lahat ng action star, nakakasama ako dahil kasi siguro gustong-gusto nilang bugbugin ang kasinlaki ko. Yan! for how many years na po kayo sa industry? Years ba tinatanong? Oh, yeah, sa ano po? Sa ano? Years po, opo. Oh, years, nako po. Sabi na lang natin, 6 na dekada. Wow! Grabe! Ganong katagal na, grabe naman. Siyempre, pagka ganong katagal, ang dami na talagang experience, masakit pa. Masakit pa po ba mga bugbog? Masakit. Sa ngayon, sa nararamdaman ko ngayon, sa industriya. Nung araw, medyo mayroong sakit na yung mga kapag kami ay hindi nababayaran ng mga ibang walk by night producer. Mm-hmm. Alam naman natin sa industriya yun eh. Kaya nga, salamat sa pagkakataong ito na ako ay naisama ni Direksyo ko, yung katandem ko ngayon director na pinakabatang director in town. Mm-hmm. No? Na ibibigay ko na ang aking yun nga, yung sinabi kong legacy and advocacy ko sa pagbabalik ko sa peliko, sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kung itutuloy-tuloy ko nito, wala kang datanoy sa akin. Sige. Marami akong yung topic mo, ibubuka, ako ibubuko ko. Ibubuko nyo! Kasi, pero bago po natin ibuko ang lahat, kasi yung ano, di ba meron po kayong ano, yung foundation ninyo, ano po ito, yung Actors Workshop Foundation, ano po ba itong foundation na ito? At ano po yung layunin nitong workshop foundation po nyo na ito? Okay, salamat sa pagtatanong mo yan, no? Kasi, way back in 1986, kami mga artista, writer, director, lahat ng mga nasa industriya, alam naman natin na ano, pagbago ka sa pelikula, medyo may pagkabiskwit ang acting mo. Mm-hmm. Kaya tinayo namin yan, yung Actors Workshop Foundation na yan. Kami nila yung sumalangit na si Johnny Delgado, at sumalangit na si Peke Galiaga, no? Okay. Sumalangit na si Ismael Bernal, sumalangit na sila lahat. No? Nakakatakot naman po yung mga sinasabi niya, para sumalangit na pero lahat. Pero meron pa natitira, yung nga si Direk Leo Martinez, si Direk Rez Cortez, and yours truly, Direk Romy Romulo, no? Meron pa natitira na handang tumulong sa mga bago sa industriya na yun, no? Yun nga, balik naman tayo sa legacy and advocacy. Kasi way back in 1980s nga, no? Tapos ngayon, nung mga nangawala na nga sila, yung mga nangamatay ng mga kaibigan natin dyan sa industriya, medyo na napabayaan namin yun, you know? Nawala rin ako for almost 18 years. No? When I came back, nagulat ako kasi nung araw kami, secondary na lang yung pera. Ngayon, ulit-ulit ko sasabihin, ito ngayon pala, pagbalik ko, pera-pera na pala yung ginagawa nila sa Actors Workshop Foundation namin. Na sorry to say, kayong mga nandiyan dyan sa labas, na huwag nyo kaming babuyin. Kasi nandito may buhay pang handang sumalubong sa inyo, kahit saan tayo magkita, kahit saan sa anong forum tayo magkita. Sa lahat ng mga interview ko, sinasabakan ko kayo na ano na, kasi huwag nyo samantalahin yung mga kawawang magulang.
na gustong bigyan ng pagkakataon yung kanilang mga anak na mapasok sa larangan ng pelikulang tinatawag nating Pinalakang Tanding, eh huwag nyo samantalahin na nagpapanggap kayo mga director-directora kayo, teacher-teacher. There's no such thing as teacher sa Actors Workshop Foundation. Kami, ang tawag namin sa amin ay facilitator. Mm-hmm. Kasi ang teachers are professors and lecturers are found in the universities and colleges. Ito, dito sa atin, sa industry natin, wala tayong university niyan. Isa lang ang nagkaroon ng pagkakataon na binigyan ng Lasal Bacolod, si Peke Galiaga. Mm-hmm. No? Pero kung kayo, kung ako ang tatanungin, eh kayo ay walang karapatan na magsabi na teacher-teacher kayo dyan. There's no such thing as teachers. Ano? We facilitate. Mm-hmm. Di ba? We coach, we direct. Pero yung magturo kasi nasabi mo magti-teacher-teacher ang kanya, wag naman kasi hindi yun namin tinatanggap yung salita na yan. Basta we facilitate. Yung binubuksan namin yung mga damdami ng mga bata, ano? Meron pa ako isang experience pa dyan nung nakaraan lang eh. Naimbita kami ng diretso ko sa isang short film din, no? Na tinulungan na namin lahat. Eh, pagkatapos, eh, kami pa ngayon ang, ano, ang, buti kung pagbibintang eh. Eh, hindi pagbibintang. They are accusing us na kami raw ay talent grabbing. Mm. Yung mga artista nila, tinawag ako ng direction ko, siya na yung nag-direct. Sabi niya, kailangan kita dito, direct wrong ni Romulo, sabi niya, kasi ganito. Kasi nagdudungo raw yung ilong nila sa, ano, sa mga talents. Aha. Uh-huh. Eh, kasi English speaking yung dalawa doon na talents nila. So, ang trabaho ko talaga, pagka kami dalawa ni Direk Chukoy, ang ano, eh, kaya nga kami tandem, isang, ang tawag ko nga eh, isang batang-batang director at isang, hindi ko naman sinasabing hukluban, kundi ano. Grabe sa word! kundi, ini-English ko pa nga yun eh. Si Direk Chukoy ang new school, mm-hmm. Ako yung old school. Old school. Oh. Para medyo ano ng content ng old school eh. Pag-uklubat. Pag in-spell mo yung new school, hindi ba N-A-E-W? Yes. Tapos yung school, yung eskwelahan. Mm-hmm. Ako naman yung old school, O-L-D. Pero yung school ko is E-School. E-School, yes! Kasi E-School. I am very cool when I direct movies. I'm always very cool kasi mayroong mga ibang mga director na ano. Sorry to say, minsan itong director kong kadandin nito, sumisigaw niya sa ano sa set, no? Uh-huh. Ang sigaw niya, "Direk Romy, call the shot." Parang ganoon, parang ikaw na muna, parang ganoon. All right. Hindi ko na kaya yung mga kasi mayroon kasi nabibiskit ding umarte sa ano kasi kahit nasa anong workshop man yan. Mm-hmm. Pag nakakarinig ng clapper yung mga ibang artista, mm-hmm. Naninigas yung bagang.